Dito tayo sa Terminal 3, saan first time ko uli bumiyahe after pandemic. Bago pumasok, security check muna kung ikaw talaga yung pasaherong lalarga. Pagpasok, travel tax ay disikaso ko para di na pabalik-balik sa check-in counter pagpila ko sa flight ko. Kung economy class passenger, 1620 ang tax na bayarin. Pero sa mga OFW, wala nang iintindihin. Pagkatapos, nag-check-in na ako para iload ang mga bagahe sa flight ko. Honestly, dito nag-umpisa ang kaba ko dahil dadaan ako sa immigration pagkatapos ito. Mahaba ang pila, pero gumagalaw naman. At tinanong lang sa akin saan destinasyon ako pupunta at sa bakasyon ko ay hanggang kailan. Nakakakaba, pero lumusot din naman. At dumiretso na ako sa assigned gate saan maraming shops ang aking nadaanan. Di nagtagal, boarding na rin kami. Kung saan nawala ang kaba ko at nag-board ang di nagmamadali. Singapore Airlines nga pala ang aking kinuha dahil promo ang fare at napakamura. Di katagalan, take off na. At ilang sandali sa paglipad, in-flight service ay nag-umpisa. Ang in-flight meal na binigay, ako, panalo. Kasama ang free wifi, parang sulit ang binayad ko. Matapos ang 3 oras, kami maglalanding na. At nang makarating sa Singapore, lalo akong natuwa. Matagal-tagal din akong huling napunta dito. At isa sa mga agenda ko, silipin ang highlight ng airport na to. Pero bago makalabas ang terminal, sa immigration muna tayo. Mabilis lang ang proseso dahil e-gate sila rito. Kukuhaan ka lang ng biometrics, makakalabas ka na dito. So sakay na tayo sa libreng SkyTrain, kung saan nakita ko muli ang indoor waterfall ng Singapore Changi. Madali lang mag-Singapore. Kaya next time, travel pa more!